Hey guys, this is Chad Godoy and this is my YouTube channel, and today we're going to talk about nofap relapse. Bakit mahirap mag-quit manood ng porn or kahit anong addiction? So yun, ako, in my experience, for the past 5 months that I decided to quit watching pornography or fapping to porn, yung pinakamatagal na streak ko is 29 days. Pagkatapos ng 29 days, pumabalik na naman ako dun sa dati kong routine. When I wake up in the morning, manonood ako ng porn, then I fap, you know, and you know, ang hirap kasi maubos yung energy mo palagi. Tapos pag alam mo yun, pagbalik mo dun sa dati mong routine, or pagkatapos nung 29th streak ko na hindi pa nanood ng porn or pag-quit, tapos pagbalik mo, ayun na naman siya. Parang bumabalik ka na naman dun sa dati mong habit. So, bakit ganun? Siguro, sa akin kasi, 13 years old pa lang ako, nanonood na ako. So, how many years? It's almost been more than a decade na lifestyle ko yung panood ng porn or pagpapap sa porn. Kaya siguro, ganun na lang kahirap baguhin yung lifestyle. Ganun na lang kahirap baguhin yung habit ng ng addiction na yon. So, siguro ganun din sa, kunyari, naninigarilyo ka, di ba? Or addicted ka sa sugar, or addicted ka sa pagkain, sa drugs. Ganun din yung effect, di ba? Yung iba nga, nagpaparehab pa eh. Pero wala rin, parang bumabalik din sila sa dating gawin nila. So, ganun kahirap. So, bakit? Bakit ba? Kasi nga, habit mo na siya. Parang automatic na yung katawan mo na ginagawa yon. Yung mga bagay na dapat talaga naman, hindi mo naman ginagawa kasi, syempre, nakakasama sa'yo. So, kung anumang bagay yung nakakasama sa'yo, anumang bagay yung pinaulit-ulit mo everyday, parang nasasayang yung oras mo doon. So, yun siguro isa yung sa mga dahilan kung bakit mahirap mag-quit. Pangalawa, siguro bakit nahirapan tayo mag-quit or lagi tayong umuulit is wala tayong willpower. Okay? Siyempre, yung willpower, yung decision mo talaga na paguhin yung sarili mo. Sabi nila, nasa sa atin daw yun kung gugustuhin natin. Nasa sa atin kung babaguhin ba natin yung sarili natin o hindi. Hindi yun dahil sa may rehab centers. Yung mga bagay na yun kasi tutulungan ka lang eh. Pero yung the fact na ikaw mismo talaga yung gumagawa ng paraan, gusto mo talaga on the back of your head na mag-quit sa masamang gawain mo, like fapping to porn or watching to porn and doing massive masturbation na hindi naman, na sobrang nasasayang yung oras mo, like an hour a day watching porn, like ulitin mo yan for the rest of the year, ang dami na nasasayang oras mo. So, yun guys, the second is habit, di ba? Mahirap baguhin ang nakasanayan na. So, yung willpower kailangan nandun. Kailangan buo yung loob mo or naka-ready ka talaga sa anong dapat mangyari. At iniisip mo na yung sa change kasi, yung paano mo siya babaguhin, hindi mo siya mababago overnight. Parang, nga, ako on my part, on my 29 days, I go back to the same bad habit. Kasi hindi ko kaya, hindi mo naman mababago yun ng ganun-ganun lang. It will take you a while to keep practicing your new routine, your new lifestyle para talaga mabago na yung sistema mo. So, okay lang. Para sa akin, okay lang yung relapse. Okay lang yung after magkaroon ka ng streak, bumalik ka. Just, you know, hindi dahil gusto mo. Kasi, minsan kasi mahirap kontrolin eh. Hindi mo kayang, pag nandun na, pag tumitira yung trigger, alam mo yun, parang sobrang na-stress ka na, sobrang parang alam mo yung hayok ka na dun sa bagay na ginagawa mo. So, that is another reason why. So, give yourself, para sa akin, give yourself a chance to make mistakes. Kasi, hindi naman to, hindi to pabilisan. Parang ano yan,
upward spiral yung ano, parang you go up, you go down a little bit, you go up higher than what you did the last time. And yun yung mas mahalaga, yung aware ka na kung ano man yung routine na ginagawa mo, hindi ka naman palaging magiging winner. Kailangan you lose a little bit. Parang you make you give yourself mistakes then kapag ginagawa mo yung ano, yung no-fap and you're doing the relapse. Ganun din siguro sa pagkain ng ano, sa pagkain ng mga matatamis, di ba? Sa pagyoyosi, hindi agad-agad mo kayang tanggalin at mag-quit doon sa addiction na yon. Kasi it's a lifestyle na na-establish mo sang sobrang tagal, and pag binago mo yon, yung katawan mo talaga yung magre-resist. Although minsan gusto ng brain mo na mag-quit, but your body doesn't react the same as you're thinking. And the one way you can make something about it is to keep your habit intact. Kailangan, ako kasi nililista ko yung ano, yung araw, nililista ko yung mga dapat kong gawin everyday, tsaka yung ilang araw na ba ako for me to really get into the game na meron akong sinosolve na problema dito, aware ako, I know there will be triggers, like, diba? Sa akin kasi, pag nagpunta ka sa Facebook, ang dami mo nakikita eh. Ang dami mo nakikita. Like, may mga nakatupis, may mga, alam mo yung mga bagay na yun. Pagpunta mo sa YouTube, may makakita kang mga sexy thumbnails about, no, naghahanap ka lang ng sounds, pero makakita ka ng sexy thumbnails. It triggers yung, ano mo, yung urge. Yung sexual urge mo tuloy na ti-trigger. So, ako, bago ako magpunta sa mga site, iniisip ko talaga, aware ako na there's something that I will see na kailangan ko i-stop na or kailangan pag nagti-trigger yung urge, kailangan lipat agad ako. So yun yung isa sa mga dahilan kung bakit ka nagre-relapse, yung environment mo, yung mga content na kino-consume mo, like when you went to Instagram, marami ka nakikita ng mga sexing artista or nakatupi sa beach. Syempre, di ba? Pag nag-decide ka pa lang nag-quit, ang hirap pag nakakita ka ng ganun. So, kailangan, ang solusyon din, get away from social media or bawasan mo yung consume ng content. Or pag mag-consume ka ng content, yung mga content na nakakatulong sa'yo dun sa ginagawa mo or dun sa kung nag-quit ka ng ano, yun yung mga panoorin mo. Huwag kang manood ng mga kamanood ng kahit anong merong nude material. So, yun. So, siguro, that is the topic for today, and I hope na dito sa journey ko on quitting pornography and fapping from porn or masturbating to porn, i-document ko talaga yung talagang nafi-feel ko about my sexual urge, about the relapse thing. And I will try to help you guys interpret kung ano man yung mga, kung ano pa yung matutulong ko na routine, ipopost ko yun as another video for another day. Okay, this is Chad Godoy and thank you for watching. If hindi ka pa nag-subscribe, you can hit the subscribe button. And if you want me to notify you for another video, you can hit the bell icon. And I hope matulungan ko kayo. And yeah, no to PMO, guys. Let's quit this addiction. Thank you very much. Have a nice day, guys. Bye.